Hindi nakatapos ng kolehiyo si Miriam, kaya nang huminto rin sa pag-aaral ang isa pang kapatid, nagdesisyon na siyang makipagsapalaran. Ngayong June 22, lilipad na siya papuntang Hungary para magtrabaho bilang factory worker. Mapapalayo. Pero kakayanin para sa pamilya. Dinamihan ko na po yung jacket, yung pang winter po talaga kasi syempre ang hirap kalabanin ng lamig. Ayon sa Philippine Association of Service Exporters Inc., nagpapasok ng maraming investors ang Hungary, kaya nangangailangan ng maraming manggagawa lalo na sa manufacturing at agriculture. Pangunahing hinahanap ang mga factory at farm worker. Ang target nila up to the end of this year, 10,000. Filipino workers. And bakit Filipino workers? Kasi sa kanila, mas nasa priority list tayo dahil sa culture natin, yung Roman Catholic religion. Dahil Katoliko sila. Tapos, our English language. 520 euros o mahigit 30,000 pesos ang pinakamababang net salary ng isang factory o farm worker sa Hungary. Ibig sabihin, nakaltasan na ng tax. Libre rin ang food, accommodation at transportation at maraming uri ng allowance na pwedeng matanggap. Plus the overtime, plus yung mga, di ba, may mga shift allowance, tumataas yun. At saka doon, pagka may anak ka, meron kang allowance. So, isang anak, ang allowance mo, ganitong amount. Pag dalawa ang anak mo, mas tumataas. Pag pangatlo ang anak mo, tumataas. Kahit yung anak mo ay nandito sa Pilipinas. 3 to 4 months rin lang ang deployment process. Dahil sa pilot program na binuo ng pribadong sektor, Hungarian Embassy at Philippine Government. Simple rin lang ang qualifications. Dahil pwede ang high school graduate basta't nakakaintindi at nakakapagsalita ng basic English. May 2-year experience sa ina-apply ang posisyon at physically fit. Bagamat may height requirement ang ilang employers. Sa dokumento naman, NBI clearance, diploma at employment certificates ang pangunahing kailangan. Placement fee, nakatumbas ang isang buwang sahod ang kailangang bayaran sa ngayon. Pero target din ng Department of Migrant Workers na ayusin ang detalyeng ito sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement. Recruitment cost is an issue worldwide. Kakausapin natin yung Hungarian government kung ano yung polisiya nila doon. We will negotiate na wala talagang babayaran yung ating worker. Lumalaki rin ang demand para sa Pinoy workers ng iba pang mga bansa sa Europa, gaya ng Romania, Croatia at Slovenia. Ang Austria naman, inaasahan ng pipirma sa isang labor agreement sa Hulyo. Paalala ng DMW, mag-ingat sa illegal recruiters. Makikita lahat sa DMW website ang listahan ng mga recruitment agency at job orders sa iba't ibang bansa. Kung nandito naman sa Metro Manila, pwede ring ipacheck ang record ng recruitment agency dito mismo sa OFW Assistance Desk ng DMW Headquarters sa EDSA Ortigas. Basta ang mahalaga, masiguro na lisensyado ang kausap na recruitment agency at lehitimo ang trabahong ina-applyan.